iba poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay. Biba poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Tayo po ay nabiyayaan na muling magsama-sama ngayon sa harap ng ating mahal na poong Nazareno. At tayo po ay nahaharap sa napakaraming araw ng pamamahinga, halos isang buong linggo. Ipagdasal po natin ang kaligtasan ng lahat ng mga naglalakbay, ang lahat ng mga naghahanda para sa paggunita sa kanilang mga yumao ngayong undas, ang kaligtasan ng mga naiipit sa kaguluhan, ang pagtatagumpay ng kapayapaan sa buong daigdig, ang intensyon ng lahat ng mga physicians sa kanilang board exams ngayon at bukas, ang lahat din ng mga chemists at mga chemical technicians sa kanilang board exams sa mga darating na araw. Kasama ng lahat nating mga pinangakuang ipagdadasal, hingin din natin sa Diyos ang ating kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito, kundi ang kasalanang
nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. At ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naaalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kabagabag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtiwala, utos mong ibinigay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob. Sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako siyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa at sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba. Ngayong tayo ho'y nagsisimula na ng napakahabang mga araw ng pamamahinga. Halos higit pa sa isang linggo. Talo ho ang long weekend. Hindi ko alam kung paano tatawagin. This must be the longest week and weekend sa atin hong buhay. Dahil mula ngayon hanggang Lunes, wala hong pasok. Election sa darating na Lunes. At mayroon hong paggunita sa mga yumao. Alanganin pang pumasok sa Biyernes. Kaya't marami na hong nagdeklarang hindi sila papasok. Kaya't maraming salamat at tayo'y naririto para magsimba. I hope pagdating ho ng Biyernes sa susunod na linggo, first Friday of November, may panahon tayong ilalaan sa ating pong Jesus Nazareno. Salamat po sa pagparito ninyo. Atin hong narinig sa Ebanghelyo sa unang pagbasa mula kay San Pablong sulat sa mga taga-Roma, ang kanyang pahayag sa pagsasabing, "Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabubuting ibig ko, kundi ang masasamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa." Kung atin hong pagninilayan ang mga katagang ito ni San Pablo, sasabihin ko, anong diferensya sa kanya? Alam niya palang mali, siya pang ginawa niya. Yung alam niyang tama, yun ang hindi niya ginawa. Yan ho ang kasalanan. When we speak of sin, no, sin of omission, no, pag sinabi yung sin of omission, yung alam nating mabuti, dapat, at tamang gawin, hindi ko piniling gawin. Sa halip, ang mas pinili kong gawin, yung alam kong mali, masama, at hindi dapat. So meron ng sin of omission, mga bagay na mabubuti na dapat ko sanang ginawa, at yun ang sin of commission, siyang mga di ko dapat gawin, di ko dapat inisip, di ko dapat pagtangkaan, siya pang pinagsikapan kong gawin. Sin of omission and sin of commission. Now, meron ng isang kasabihan, ito ay narinig nyo na maraming ulit, at narinig nyo na rin ho mismo sa akin, na sa tingin ko ay basihan ng lahat nating pagpapasya. Ano yun? If there's a will, there must be a way. Sa saling Filipino, sa taong gusto, may paraan. Taong ayaw, maraming dahilan. Na hindi ko natin mailalayo sa sinabi ni San Pablo na hindi ko ginagawa ang mabubuting ibig ko, kundi ang masasamang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko. May kakayahan siyang magpasya na gawin ang tama't mabuti. Bakit hindi niya ito piliing gawin? Bagkos ang kanyang pinapahayag, hindi ko ibig, ngunit siyang nagagawa ko.
at kanyang tinutukoy at iniuugat ang lahat ng ito sa katotohanan ng kasalanang nasa kanya. Now, ano hong maganda nating gawin upang ito'y mabigyan man pansin? Una, pagsikapan ho nating maging maliwanag sa ating kaisipan ang ating mga pagpili, pagdidesisyon at pagpapasya. As I've said, sa taong gusto, may paraan. Tayong ayaw, sa taong ayaw, maraming dahilan. Gugustuhin ko siyang mabuti at iwawaksi ko ang alam kong masama at hindi dapat. At pag ginusto ko ang mabuti, gagawa ako ng lahat ng paraan. Iiwas sa masama, gagawing paulit-ulit ang kabutihan hanggang sa ito'y maging likas at makasanayan. Meron ho tayong kakayahang magpasya. Hindi ho tayo disusi. Hindi tayo robot. Yun hong disusi, pag sinusian mo, kikilos yan. Yun hong nakaprogram, robot, no, mechanical. Hindi tayo ganon. We have a mind of our own. Maliwanag naman ho ang ating kaisipan. Kahit sabihin natin, may migraine tayo, may sakit tayo ng ulo. Ako ho, may aneurysm. Ang iba, marami pang ibang sakit sa ulo. Meron pa rin tayong kakayahang magpasya na pwede ko bang piliin ang mabuti at tama at iwasan ang masama. Lagi ho natin itong dinadasal sa pagtawag natin sa Diyos Ama ayon sa turo ng ating Poong Nazareno. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi ito magagawa ng Diyos sa atin, kundi tayo na may kakayahang magpasya, tayong nasa sitwasyon, ang kailangang pumili at piliin na gawin ang tama't mabuti at iwasan ang masama. Sa taong gusto, may paraan. Taong ayaw, maraming dahilan. Kaya, I'm always challenging people, talasan ho natin yung ating kakayahang magpasya. Talasan. Na paano tatalasan, how am I supposed to sharpen my capacity to decide for good? Do it repeatedly. Yun din ho ang nakapaloob sa kasalanan. Kapag ang isang bagay ay ginawa pa ulit-ulit, nagiging kasanayan, nagiging habit. Hanggang sa dumarating ang sitwasyon na, tulad siguro ni San Pablo, hindi niya na maintindihan, bakit ito lagi niyang ginagawa? Tinatanong ko ho sa kumpisalan, bakit niyo nagawa yun? Di ko alam, Father. Di mo alam talaga. Wala ka ba sa sarili mo? May iba bang nagdesisyon para sa'yo? Eh siguro ho dahil nakasanayan. It has become a habit to the point that it has become natural to us, second nature. Yun ang nangyayari. Kapag paulit-ulit, ito'y nakakasanayan hanggang sa ito na ang ating kalikasan. Yun ang proseso. Now, siguro'y mas maganda, hindi lang siguro, magandang ang ating kasanayan, ang tama at mabuti. Nang sa gayon, ako'y masasanay na laging gawin at piliin ang mabuti at tama at hindi ang masama. Kapag dumarating sa sitwasyon ng pagpili, agad, automatic, hindi na mahirap para sa akin, hindi na ako magdadalawang isip, hindi na ako mag-aalangan. Madali ko nang piliin at madali ko na rin magagawa ang lagi kong nakakasanayan, ang tama at mabuti. Practice makes perfect. Ulitin nga ninyo? Ayaw ulitin. Hindi nyo mape-perfect pag hindi inulit. Ulitin. Practice makes perfect. Ang pag-uulit ang naghahatid sa atin sa ganap na pamumuhay. Practice makes perfect. Ano man hong bagay, proven na ho yan.
kapag ang isang awit ay lagi ho nating inuulit, nakakabisa na perfect ho natin. Kaya nga ho, magtataka kayo. Misan nga ho, ako na'y pinagtatawanan. Si Father sabay-sabay. Kasi ho, gusto kong hindi lang natin maririnig, kundi atin hong mabanggit at awitin paulit-ulit ang himno sa mahal na pong Nazareno. Ako nga ho, to tell you the truth, para hong merong tinig na umaawit sa tainga ko, no? Habang ako'y may ginagawa, nagbabasa, nagliligpit, naglilinis, nag-garden, bigla na lang may tinig na umaawit. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Bunga na ho yan ng paulit-ulit nating pag-awit. Kaya ho, sana huwag niyong ikahihiya at huwag lalong pagkapapaguran. Kung meron man tayong awitin na dapat laging inuulit, pinakikinggan at inaawit, ang awit sa mahal na pong Nazareno. Na kahit walang kopya, kahit wala hong titik, from the heart, from the mind, tayo'y nakakaawit. Practice makes perfect. So hindi lang ho yan sa pag-awit, lalong-lalo na sa mga gawaing mahirap na maganda at mabuti, kung ito ay lagi nating uulit-ulitin, gagawin, ito'y magiging madali na para sa atin. Sa larangan ng kabutihan, no? So sana ho doon natin gagamitin yung paulit-ulit nating pagsasanay. At pinakahuli, bilang mga Katoliko, tayo ho'y mayroong pitong sakramento. Pitong sakramento. Hindi ko na ho iisahin yung pito. Alam nyo na yan. Meron hong isang sakramento sa pito na hinihikayat ng simbahan na ito ho'y paulit-ulit nating gawin bago ang kumpil, bago ang pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, bago ikasal, bago ang pag-oorden sa pagkapari, at bago ang pagpapahid ng langis, ang sakramento ng pagbabalik loob, the sacrament of reconciliation, sakramento ng kumpisal. Paulit-ulit, pinyo. Tapos na ako mangumpisal na ako'y kinumpilan. Mangumpisal na naman ako'y kakasal. Mangumpisal na naman, tatanggap lang ng Santo Oleo. Be, yun ho ang pamamaraan ng Diyos at ng simbahan upang ang lahat nating kasalanan ay mapawing lubusan at makapagsimula tayong muli. Na hindi masamang paulit-ulit ho natin gawin. Minimum once a year, but I would strongly suggest even frequently, like once a month. Huwag na hong sosobra doon. No. Huwag na hong sosobra every week. Bisyo na yan. Papagod din ho kayo. At least so once a month. Paulit-ulit. Dahil ito ho ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng simbahan at ng Panginoon na ang lahat nating kasalanan, pagkakamali at kalabisan ay mapawi ng lubusan upang ang kanyang kapayapaan ay sa atin manahan. Ako pa ba ang magkakait sa sarili ko? Ipagdadamot ko ang gustong ibigay ng Diyos na kapatawaran? Huwag naman. May kapatawaran pong ibinibigay ang Panginoon. May pagbabagong buhay. May kapayapaan na sana hindi ko tatanggihan, hindi ko ipagkakait na maangkin at maranasan sa pagdulog sa kumpisalan kahit buwan-buwan. Minimum is once a year. But more frequently in a year, the better. Nang sa gayon ho, walang kasalanang makasanayan
at ang maging kasanayan, habit, kalikasan, second nature na sa atin, ang kabutihan at ang pagtanggap sa pagpapatawad at kapayapaan ng Panginoon. Hingin po natin sa Diyos na nawa ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang bagong buhay, ang kanyang kabutihan ay hindi natin ipagkakait sa atin. Hindi natin tatanggihan. Bagkus ito ang ating laging hahangarin na sana'y mapa sa atin upang ang kabutihan niyang sa ating ipinadama, ang siyang sa ating manahan, kumilos at magpasya sa pagiging mabuti natin sa iba. Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa bawat kahilingan ang ating tugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at iisi ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Pagdasal po natin ang pangangampan niya ng mga kandidato para sa SK at barangay election sa Lunes. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, maging kapanipaniwala nawa ang kanilang mga paglapit at pagpapatunay, at naway sa kanila namin makita ang pinapangarap naming kabutihan at magagandang plano para sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasa mo po ang lahat ng mga naglalakbay, ang mga papauwi sa probinsya, sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan, ang mga sundalo, ang mga bansang sangkot sa kaguluhan. Maghari nawa ang kapayapaan at ang pagmamalasakit sa bawat isa sa puso ng lahat.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Kasihan mo po ang intensyon ng mga physicians, ng mga chemists at ng mga chemical technicians at lahat ng mga naghahanap trabaho. Matupad nawa ang lahat nilang pinaghahandaan at pinapangarap. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga personal at pamilyang pangangailangan. O Diyos, Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus ang iyong bugtong nanak upang siyang maging aming tulay palapit sa iyo at ng biyaya mo na dadaloy sa aming totoo. Pahintulutan mong mapa sa amin nawa ang katuparan ng lahat naming kahilingan upang kami rin ang maging daluyan ng iyong pagpapala sa lahat ng naghihintay, umaasa at nagtitiwala. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon,
sana, o sana, sa itaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Senora del Santissimo Rosario, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayong lahat ay nabiyayaang ituring na kapatid ng Poong Nazareno. Kaya't ituring din nating na Ama ang kanyang Diyos, ang Diyos nating Ama. Ama namin,
amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyo ang mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Sana'y lagi nating gawin ng paghahatid kapayapaan upang di lang natin ito maging kasanayan, kundi maging atin ang kalikasan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad tayong lahat na sa Kanya'y laging tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko.
Panginoong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo saglit para sa mga dagdag na paalaala. Pagdasal po natin ang halalan sa Lunes. Ipagdasal po natin ang ating pamayanan, komunidad na kinabibilangan ng barangay. Naway manalo ang dapat manalo. At pagsikapan ho natin na ilaan itong mga araw ng walang pasok para sa ating mga mahal sa buhay, relatives, families, both living and those who have passed away. Yun hong mga buhay at mga yumao. Bibihira po tayong mabiyayaan ng mahabang araw, isang linggo actually, ng walang pasok. Kaya't samantalahin po natin ito na makabawi sa mga mahal natin sa buhay na di natin nakakasama ng matagal, lalong-lalo na ang pamilya, silang mga buhay at mga yumao. Magsimba po tayo sa November 1 at sa November 2. Ang November 1 po ay kapistahan ng mga santo't banal, tao na mabuti at nabiyayaang maging banal, santo. At November 2 po ang araw talaga ng mga yumao. So kung tayo man ho'y pupunta ng sementeryo sa November 1, pagsikapan ho nating November 2, isisimba naman natin ang lahat ng mga yumao. And please consider the master list that I was telling you before. Listahan, master copy na atin hong ire-reprint, ipepet photocopy sa Xerox, na nagtataglay ng mga yumao para wala hong malimutan, baka magtampo sila, dalawin tayo, o kaya may isamang hindi pa dapat may isama para hindi tayo magkamali. Ang kagandahan din po noon, sa iba't ibang simbahan, halos lahat po ng simbahan, meron pong All Souls envelope, maaari po nating ilagak ang photocopy ng ating master list. Kahit walang ambag, magalit na sa akin ng mga pare. Ang mahalaga ho ay maalala at mabasbasa ng mga yumao
sa lahat iba't ibang simbahan sa buong buwan ng Nobyembre. So wag lang hong, ay, first day of November, nalimutan, no more. Diho, bawi tayo, November 2, November 3, baka may maalala pa, isulat at tangkilikin ng mga All Souls envelope. Buong buwan po ng Nobyembre, ang pangako nating ipagdadasal sila. Pag hindi natin tinupad, baka tayo ay dalawin nila, sinungaling palabas natin. Nangako tayo, din man natin gagawin. So please, consecrate the whole month of November in remembering those who have passed away. At pinakahuli sa mga natitirang araw po ng Oktubre, atin hong tuparin ang pangako sa mahal na ina, ang pagdarasal ng Santo Rosario, lalo-lalo na alang-alang sa kapayapaan ng buong mundo, sa mga lugar na may kaguluhan, pamilyang may hidwaan, at mismong sa ating kalooban na meron pong kawalang katahimikan. Let's pray the rosary every day, even beyond November, October, all throughout the day, the rest of the day. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo po ang lahat nilang mga intensyon, pasasalamat at mga taong inaalaala sa banal na misang ito. At nawa ang lahat ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at laging maging tapat sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinararangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy long, long, long weekend po sa ating lahat.